Tsubusin mo ang iyong pagbabaspas ang mga kandila ng koronang ito. Ang mga liwanag nito ay sumalaminawa sa maningning sa kaniningan ni Kristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Panalangin. O Diyos, aming Ama, naghihintay kami sa iyong anak na dumating sa amin. Tulungan mo kami makita siya sa kanyang pagdating sa amin sa mga salita ng banal na kasulatan, sa pagmamahala ng aming pamilya, sa aming pang-araw-araw na gawain, at sa aming paglilingkod sa bawat isa. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon para po sa pag-aralan sa mga tempo na panahon na ito. Entrance. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the Lamb of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Today we open a new liturgical year, Advent, which means coming. It is a time of preparation for the Lord's coming. May we have this disposition as we start a new stage of our pilgrimage. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, as Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God.
The Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Grant your faithful, we pray, Almighty God, the resolve to run forth to meet your Christ with righteous deeds. At his coming, so that gathered at his right hand, we must be worthy to possess the heavenly kingdom. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of the prophet Isaiah. This is what Isaiah, son of Amos, saw concerning Judah and Jerusalem. In days to come, the mountain of the Lord's house shall be established as the highest mountain and raised above the hills. All nations shall stream toward it. Many people shall come and say, "Come, let us climb the Lord's mountain to the house of the God of Jacob, that he may instruct us in his ways, and we may walk in his paths." For from Zion shall go forth instruction, and the word of the Lord from Jerusalem. He shall judge between the nations and impose terms on many peoples. They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. One nation shall not raise the sword against another, nor shall they train or war again. O house of Jacob, come, let us walk in the light of the Lord, the word of the Lord. Thanks be to God. Pray for the peace of Jerusalem.
brothers and friends, I will say peace be with you. Peace of the house of the Lord our God, I will pray for your good. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, you know the time, it is the hour now for you to awake from sleep. For our salvation is nearer now than when we first believed. The night is advanced, the day is at hand. Let us then throw off the works of darkness and put on the armor of light. Let us conduct ourselves properly as in the day, not in orgies and drunkenness, not in promiscuity and lust, not in rivalry and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the desires of the flesh. The word of the Lord. Thanks be to God. Please rise. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Send to us in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. In those days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day that Noah entered the ark. They did not know until the flood came and carried them all the way. So will it be also at the coming of the Son of Man. Two men will be out in the field, one will be taken and one will be left. Two women will be grinding at the mill, one will be taken and one will be left. Therefore, stay awake, for you do not know on which day your Lord will come. Be sure of this, if the master of the house had known the hour of night when the thief was coming, he would have stayed awake and not let the house be broken into. So too, you also must be prepared, for an hour you do not expect, the Son of Man will come." The Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo din. Kung tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng Advento. Sa kalendaryo po ng simbahan, ito yung ating New Year. Kaya nga po, sabi nga nung iba ni Father, hindi pa naman tapos ang 2016. Bakit tapos na ang Year of Mercy? Kasi yung sinusunod natin ay ang kalendaryo ng simbahan. Sa kalendaryo ng simbahan, the last Sunday ay ang Christ the King, yung nakaraang linggo. Kaya po lahat ng Door of Mercy na itinalaga ng simbahan ay isidarado bago sa linggo ito ang linggo ng Advento. No? Kaya po ngayon ay pasimula ng liturhiya ng simbahan. Kalendaryo ng liturhiya ng simbahan. Kaya bahagi rin na kung saan ay ito pong dalawang ito, natanggalin na natin. Pero yung 50 years ng ating pangintayosis ay talagang ngayon natin ipinagdiriwang ang talagang birthday ng ating diocese ay bukas, November 28. Pero ipinagdiwang po ng Diocese ng San Pablo kahapon sa Katedral ng San Pablo bilang Golden Jubilee Year ng ating diocese. Yung hamon ng paghahanda, yung hamon ng paghahanda, hayaan niyo po na kunin ko sa dalawang jubilee na ito. Yung Jubilee Year of Mercy at saka yung Golden Jubilee Year of the Diocese of San Pablo. Kasi sa atin ay kinakailangan natin maganda, kinakailangan meron tayong gagawin na kakaiba. Kasi katulad ng nangyari sa baha nung panahon ni Noe, na kinakailangan natin pagandaan ang pagdating ng anak ng tao. Una, tayo inaalalahanan na isa po sa elemento na ipinapamanhik sa atin ng extraordinary Jubilee Year of Mercy, sabi po ng Santo Papa, ay natapos na ang extraordinary Jubilee Year of Mercy. Pero yung awa ng Diyos, kailanman na hindi matatapos. We have just highlighted it na huwag natin kalimutan. Pero yung awa ng Diyos ay walang hanggan. At awa po, lalo nating maranasan yung awa ng Diyos, lalong-lalong-lalong na po sa pagsisimula natin ng panibagong taon na ito sa kalendaryo ng simbahan. Ano ito? At sa paghahanda natin sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo sa Kapaskuhan na maramdaman natin yung awa ng Diyos higit sa lahat saan sa sakramento ng kumpisan. Tuno natin makita yung patuloy na awa ng Diyos kasi patuloy niya tayong pinatatawad sa ating mga kasalanan sa sakramento ng pag-uumpisa. Hindi lamang po na kaakibat po, no? Kasi kung niyo pong maalala, isa po sa mga requirement ng pagtanggap natin ng plenaria, indulgencia plenaria, sa pagdalaw natin ng mga yung mga doors of mercy
na itinalaga ng simbahan sa nakalipas na extraordinary Jubilee Year. Kung niyo po maalala, sabi nga natin, kapag kayo dadalaw, halimbawa po dyan sa Nagdayan, kasi yan ay extraordinary, yan ay door of the extraordinary Jubilee Year of Mercy, ay tatanggap tayo ng indulhensya, magiging man ay sa halimbawa sa Paranaque, na tinalaga bilang Jubilee Door of Mercy, at kaya ay sa katedral ng Manila. Na alam natin na kaakibat mo ng requirements na yung pagdalaw, pakikiisa sa banal na pagdiriwang ng misa doon mismo sa simbahan na yon, at pagtanggap ng komunyon, kasama na po yung pagkasakatuparan ng kawanggawa, ay kaakibat noon ay alin yung pangungumpisan. Hindi man sa araw na yon, kundi 10 days before or 10 days after. So it is a span of 20 days na pwede tayo mangumpisan. Isabi na ng iba, paano halimbawa na tayo ay pumunta sa Jubilee Door? Pagkatapos, hindi tayo nangumpisan ni sa araw na yon, ni 20 days before o 20 days after, matatanggap pa natin ang indulhensya plenaria. Hindi po. Nakakalungkot na sabihin. Hindi po. E pati wala naman akong kasalanan. Requirements of the law, mangumpisan ka, hindi naman kinakailangan na gumawa ka ng napakalaking kasalanan. Ano halimbawa, nakapagmura ka, hindi sana nakapangumpisan ka para mayanda mo. Hindi kaya ay hindi ka nakasimba ng araw na Linggo. So, yun ay ilan sa mga bahagi yun na huwag natin kalimutan. Na para matanggap natin ang indulhensya plenaria, well, tapos na po yung Jubilee Year, pero huwag natin kalimutan na this Jubilee Year, ng Golden Jubilee ng Diocese ng San Pablo, nagbukas na. Practically, ang simula talaga ay bukas. Pero magbubukas po ang 12 simbahan na pwede nating puntahan para po sa Golden Jubilee Year of the Diocese of San Pablo. Ito ay particular lamang sa Diocese of San Pablo. Kawangan ng ating pagdiriwang ng Golden Jubilee Year. 50 years. Ano ito? Yung po yung po Our Lady of the Rosary sa Pasita po, yung po Holy Sepulchre ng Pasita 1, ang Holy Sepulchre ng Landayan, ang San Isidro ng Binyag, ang Santa Rosa ng Santa Rosa City, ang St. John the Baptist ng Calamba City, ang St. Augustine ng Bae, ang Katedral ng San Pablo City, ang Pila, ang San Antonio ng Pila, Laguna, ang San Juan Bautista ng Liliu, Laguna, ang Guadalupe ng Pagsanghan, Laguna, ang San Pedro Alcantara ng Pakil, Laguna, ng St. Peter and Paul ng Siniluan, Laguna. Ito po yung 12 churches na itinalaga ngayon ng simbahan. At inuulit po natin na ito ay ibinibigay yung plenary indulgence kakibat ng pagdalaw natin. Basta tayo ay nakapangumpisal 20 days before or 20 days after. At ang ating hamon, sabi na natin ay sana po, kung tayo ay nagawa na natin ito, pwede natin ibigay ang panalangin na ito ng indulhensya plenaria kung tapos natin
kundi ibigay natin, ibigay sa mga mahal natin sa buhay na namatay na. Pero inuulit ko, kapag hindi kayo nakapangumpisal na nagawa niyo ibang requirements, pero hindi kayo nakapangumpisal, sayang yung indulhensya plenaria. Kasi nais ay binibigay na isa sa napakahalagang elemento, yung maramdaman natin ang patuloy na awa ng ating Amang nasa langit na ibinibigay niya sa sakramento ng kumpisal. Pero hindi lamang ay doon. Hindi lamang kapag Jubilee Year. Ulit, bahagi yung sana na masalay tayo. Kasi kung isan yung sakramento ng kumpisal, kinakatakutan natin. Huwag tayong matakot. At sana po, maging bahagi yun ng ating damdamin na huwag nilipas ang Pasko na ito. Itong Pasko na ito na darating sa December 25 na hindi ho tayo nakapangumpisal. Sana po magiging resolution natin na lahat tayo ay makapangumpisal bago dumating ang December 25. At para po sa inyong kaalaman, yung ating schedule para po sa ating kumpisalang bayan ay sa ganap na sa December 6, sa ganap na ikapitong at kalahati ng gabi, kung po siyo, mag-misa na kayo ng 7 o'clock, yun po yung araw ng Martes, yung ikalawa pang Martes, na makita po natin, kung kayo nahiya na mag-umpisa sa akin, maraming mga paring darating na pwede makapagpakumpisan. Pero yun, ang masabi natin ha, Panginoon, talaga kayo naganda. Naganda ako sa iyong pagdating. Hindi katulad ng mga tao noong panahon ni Noe na ginagawa lamang nila yung kanilang ordinaryong gawain sa daigdig na ito. Hindi nila napagandaan ang pagdating ng baha. Pangalawang punto sa nais sa ating bigyan bilang pong paghahanda sa kapanahunan ng Kapaskuhan ay yung tema ng ating Jubilee Year ng Diocese ng San Pablo. Yan po ay medyo natanggal na yung P. No? Nakalagay po dun sa itaas, pasasalamat, pagpapalaganap sa paghahagad sa paghahari ng Diyos. No? Pasasalamat. Pasasalamat saan? Pasasalamat sa mga biyaya. Pero hindi lang ako sa lahat ng biyaya. Kasi may mga biyaya na nakita ko natin na kuminsan o naglalayo sa atin sa Diyos. Kinakailangan po yung biyaya na tinatanggap natin ay yung biyaya na nagpapalapit sa atin sa Diyos. Ngayon po ay kapistahan din ang mahal na Birhen ng Milagroso. Our Lady of Miraculous Medal. May mga medalya ng mga Miraculous Medal. Yun po ngayon ay kapistahan ngayon sa araw na ito. Tayo ng mga Pilipino, mahilig tayo sa mga milagro. Gusto natin pinagmimilagruhan tayo ng Diyos. Noong kahapon, ang pinagdiriwang natin ay ang mahal na Birhen ng Del Remedio. Gusto natin sa lahat ng ating problema mayroong remedyo. Pero sabi nga, anong klaseng remedyo? Yung remedyo na pinag-isipan? O remedyo na basta na lang? Basta maremedyohan lang? Tagpi-tagpi. O ito bang remedyo na ito ay isang remedyo na matnatuhunan kaya lamang iligaw? Iligal yung pamamaraan na ginamit. O itong remedyo ba na ito ay talagang legal? Ganun din po. Pagpasalamat po tayo, hindi lamang sa mga biyayang tinanggap natin, ngunit lalong-lalo na ho, pagpasalamat tayo sa mga biyayang tinanggap natin na naglalapit sa atin sa paghahari ng Diyos.
Kasi yung mga mamaya may biyayang tinatanggap tayo. Inilalayo tayo sa Diyos. Baka mamaya, halimbawa po ay kayo ay binigyan ng trabaho. Biyaya yun eh. Pero alin, nakalimutan nyo naman ng Diyos. Hindi na kayo nagsisimba. Gawa ng trabaho ninyo. Hindi yung magandang biyaya yun. Kundi kaya nagtrabaho kayo, nakalimutan nyo na yung pamilya nyo. Ay, dapat to, yung biyaya na huwag natin kalimutan na palaging ipagpapasalamat ay ang mga biyaya na naglalapit sa atin sa Diyos. Ang kinakailangan natin pasalamatan, sabi, binigyan tayo ng biyaya na naging daan ng pagpapahalaga sa panahon na ito ng paghahanda. Kasi bakit ano ba yung Pasko? Yung Pasko ay ang pagkakataon tao ng Diyos. Pag ginawa ng Diyos yun, sa pagpusto ng Diyos na rin, to encounter man. So, nawa ko tayo rin, alin ang nawa natin, huwag natin kalimutan, na yung mga pangyayari nawa sa ating buhay rin, ay ang makatagpo ang Diyos. Makatagpo ang kanyang paghahari. At ito po yung huwag natin kalimutan. Isang biyaya na magdudulot sa atin upang higit natin pakinabangan ang paghahari ng Diyos. At patuloy natin pasalamatan. Maging ito man sa tingin natin, kung minsan sa tingin natin itong mga pangyayari, tao o bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ay makita natin na ito pala'y naglapit sa atin sa Diyos. Salamat sa Diyos. At salamat sa pagkakataon na binigyan niya ako ng pagkakataon na itong mga bagay na ito na ipinagkaloob sa akin ay naging hamon upang lalo kong maramdaman ang paghahari niya sa akin habang ako'y nananahan sa daigdig na ito. So ito pong dalawang ito ang ibinibigay ko po na hamon para po sa pag-inilay natin sa paghahanda sa pagdating ng Kapaskuhan. Una, patuloy nating maramdaman ang walang hanggang awa ng Diyos na sakramento ng kumpisal. Pangalawa, ang pagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos na siyang nagpapalapit sa akin sa kanyang kaharian. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. To him all things were made, for us men and for our salvation. He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life,
who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess my baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. In the start of the liturgical year, we feel more deeply the sense of being on a journey to the Father. Holding fast to Christ, let us pray for the grace of authentic conversion. Father, hear our prayer. Father, hear our prayer. That the Church and its leaders may see the Advent season as an acceptable time of salvation and invite all peoples to join in the great pilgrimage to the house of the Father, we pray. Father, hear our prayer. That warring families and peoples may lay down their arms and seek peace and reconciliation, we pray. Father, hear our prayer. That those under the power of darkness may see light and abandon a life of drunkenness, sexual access, quarreling, and jealousy, we pray. Father, hear our prayer. That the handicapped, the sick, the hungry, and the victims of calamity and injustice may find consolation from the Lord and support from His generous people, we pray. Father, hear our prayer. That the Lord may welcome into the joy of His kingdom our beloved departed ones, we pray. Father, hear our prayer. Father, bless us during this season of Advent. Be with us always and keep us in your loving care. Through Christ your Son. Amen. Thank you.
Please stand. Pray, brethren, that our sacrifice be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Accept, we pray, O Lord, this offering we make, gathered from among your gifts to us, and may what you grant us to celebrate devoutly here below gain for us the prize of eternal redemption. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just. Our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God, through Christ our Lord, for he assumed at his first coming the lowliness of human flesh, and so fulfilled the design you formed long ago, and opened for us the way to eternal salvation, that when he comes again in the glory and majesty of all is at last made manifest, we who watch for the day may inherit the great promise in which now we dare to hope. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts we pray, by sending down your Spirit upon them like the newborn, so that they become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Mystery of faith.